Siyempre, ang ganda ng mga latest natin, kasabwat ni Flukol Liza. Okay, Flukol Liza Tanas dapat yan eh, nakatubo na. And today at Chief Lazo ay talagang nag-init ang ulo kaya naglabas ng kasinungalingan at panira laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Anong gusto niyong unahin natin? Ang Flukol? Okay. Ayun mo na yung natubuhan. Alright? Yung natubuhan mo na ng bonggam-bongga. So, yung iba, hindi nila alam kung sino yung natubuhan. Yun yung sinatubo na intubate. Okay? Sabi ko nga, mga kababayan, masama mag-wish sa isang tao na mabait o wala namang ginagawa sa yung mali ng ill or kapahamakan nila o dapat na magkasakit sila, ganyan-ganyan. Pero hindi naman tayo nag-wish, di ba? Ang gusto na naman natin sana, iluwa nila yung pera galing sa kabanang bayan na ayaw nilang tantanan. So kahapon, sinabi ko sa inyo na nakakoma na yung hitad. Alright? At confirmed, pero hindi pa rin ina-announce. I think hindi pa ina-announce ng Security and Exchange Commission and also yung media ng Kuting na itong dating Deputy Executive Secretary, mga palangga, ay nag-aagaw buhay. Alright? Nag-aagaw buhay na sa ICU at nakatubo ang kanyang nga bells. So, it's the same thing na ginagawa nitong mga Jotang Jenemes na dalawang yung Ahas at Kuting na isang linggo mahigit, di ba? More than a week bago sila nagparamdam na sila ay buhay pa after nilang magbukulang dalawa. Later on, pag-usapan natin yung kanilang picture, bigyan natin ng view dyan, sabi ni ano, Rose Mustonen. Yes, yung Guevara na sinasabi ko, na naging si Hubert Guevara na crush ni Liza na nag-PDA sa Malacanang and also kasabwat ni Liza Tanas sa pakipagdayaan sa election 2022. Isa yan nga, sinasabi ko sa inyo, nasa signed affidavit ni Attorney Glenn Chong yung si Hubert Guevara. So ngayon nakatubo na. Sabi nga na ninyo, what goes around comes around. Kung ano yung ginawa mo, mabuti man o hindi, babalik at babalik sa'yo. So kung mabuti, good riddance, sabi ni Cora McCarver. Yes. Anong ginawa mong kabutian, susuklian ka. Pag ano man ka ginawa mong kasamaan, susuklian ka ng bad karma. So, confirmed, mga kababayan, ang kasabwat at crush ni Liza ay nag-aagaw buhay. Ayun, nanghihingi sila ng dasal sa inyo. Bibigyan niyo pa ng dasal bago kayo pagtaksilan. Ang sa atin lang, ito yung napapala ng mga ginayupa na dapat talagang pagbayaran nila ang kanilang kasalanan sa inyo. Okay? At ang kapal na mukha nila ngayon maghingi-hingi ng dasal. Eh kung hingi namin yung pera, ibalik nyo sa amin. Ah, yung mga sinungsong ni Liza Satanas dyan sa inyong pamilya. Ah? Na nagnakaw na ang kabanang bayan na kipagsabwatan sa Smart Magic based doon sa inain na sa inyong reklamo, wala pa rin kayong imig. So actually, napag-alaman natin, yung pag-transfer pala nitong ni Guevara sa Security and Exchange Commission as a commissioner ay parang pinagpapahinga lang siya. Pero gagawin sana siyang executive, ayon sa ating putingas, siya sanang ipapalit kay Bersamin as executive secretary. Di ba, Paul Tudy, kung sasabihin sa inyo na papalitan yan si Bersamin? Okay? So, siya sana. Kaso lang, sinamang palad, natumbang lolo ninyo. At, according dito sa ating puting ahas, nung message to sa atin, sedated siya. At ito ay nakatubo nga at may mga bagay na so nagkaroon siya ng problema sa kanyang puso kasi pag itim ang puso mo ganun talaga kakarmahin ka talaga ng bonggam-bongga. So we'll see kung anong mangyayari sa kanya.
At ang nakakaloka lang, nagsingi sila ng dasal, pero ang Pilipino nangingi ng kabayaran sa mga ginawa ng ito mga kasabot ni Lisa sa pandaraya, pagnakaw sa inyong mga boto, paglapastangan sa batas, eh, karma for these crooks are just around the corner, sabi ni Beth Nolan. What goes around comes around. Yes, hindi nila deserve bigyan ng dasal. Okay? Sabi ni Apricot, may foul play daw. Para di makakanta. No, I don't think so na may foul play. Kasi iapoy pa nga siya eh. Iapoy pa nga siya dapat. Well, hindi pa naman siya tuluyang nagurgor. So, hindi pa rin natin alam. Pero ngayon ay nilalabanan niya si Amatayan. Okay? So, siya po ang sinasabi. Anong lakas ang comments na naman? Dense? Hindi ako makakomment. Okay, ayaw mo na, I don't know anong eksena dyan. But ganun pa man, nilalabanan niya si Kamatayan. Gumaling siya, eh, baka appoint siya as executive secretary, pero sinisikret pa rin nila. So, ganito yung gobyerno na to. Sinisikreto. Tiyan mo si Kuting, you know, ilang oras lang dyan bago lumabas, di ba? Matapos silang magjugjugan, magjumbagan siya ni Lisa Tanas. And, notice this, tapusin na muna natin itong si Guevara. So, confirm po yan, pero wala pa rin inuulat ang mainstream media. So, mga talipandas, mga taksil, karapatan ng taong bayan na malaman ang mga lingkod. Well, they're not lingkod bayan eh. Lingkod Satanas siya mga yan. Lingkod Ahas, okay? Kasi kay Ahas sila naglilingkod. Karapatan ng taong bayan na ang lingkod Ahas ay malaman namin, ninyong lahat, na buhay pa ba o hindi. Kasi sumisweldo yan eh. Diba? Kahit na agaw buhay, sumisweldo. So, dapat malaman, katulad ni Remulia, itinago nila. Di mga Satanas talaga. Pakita natin to si ano, si Ahas. O, si Ahas, nagpalabas na sila ng picture. Tignan natin. Post natin si Ahas. Tignan nyo yan, ha? O, nagpalabas si Ahas ng picture, mga palangga. Okay? O, nakita nyo yan. Napalakihan natin. Naka-side view. O, naka-side view si Ahas. Anong sa tingin nyo? Ayan, naka-side view si Ahas. So, tinitignan ko at binabalikan natin yung kanyang... Actually, ang title ng ano na yan, ang kanilang drama dyan. Tignan nga natin ang sinasabi dyan. O, yan. Regular admin meeting. Admi. Oh, my God. At sino ba itong mga writer nila itong mga Shonga Bells? With First Lady Ahas staff. Ayan. So, walang explanation kung ano yung pinag-meetingan nila. So, definitely, itong mga eksena na ito, stop sharing natin. Itong mga eksena ito ay mga photo ops lang. So, bakit siya naka-side view? Di ba usually nagpa-picture yan yung ngiti niya, yung ngiting Ahas, abot ng gantenga niya, yung fake niya ng ngiti. So, bakit siya naka-side view? Bakit tinatakpan niya yung flukol niya? Tinatakpan niya yung flukol niya para hindi makita, mga palangga, nakakaloka, di ba? Nakawi kang Ahas, di ba? Stock photos lang yan, sabi ni Rachel. Well, sa kasinungalingan ng mga ito, hindi mo alam kung ano ang totoo, naka-side view, ayaw ipakita. Kasi bakit ka naka-side view? Bakit backshot. Di ba? Bakit nakatalikod? Bakit hindi ipakita yung mukha niya? Di ba? Nag-post pa. Sabi ni Karma, para hindi makita yung flukol. Parang fake yung photo. Parang bata. Well, fake. alam niyo naman na fake itong gobyernong ito. Peke, lahat na pinapakita sa inyo, lahat kasinungalingan. So the fact na kung totoo man, itong picture na to, kung today's picture, eh, bakit nga naka-side view? Eh, bakit tinatakpan nga niya yung kanyang tahi dito? At, sabi ni Edita Go ay sobrang fake. So, ngayon, mga kababayan, napag-alaman din natin na nagiinit na sila, galit na itong Malacanang dahil sa mga in-expose natin. Lalo na yung natataranta nila dito sa Pulboron. Okay? Hindi nila naggumagapang sila at gusto nilang makuha kung ano yung ebidensyang hawak natin. Okay? Ang sabi ko siya, nasa exciting part na tayo. Sabi ni Christos, may bara, flukol talaga ha, bagong bukuyabo. Okay, credit, yung flukol, credit to Pebbles Salakera, siyang nag-invento niyan ha. Siyang may pauso niyan. So, sakyan na natin kasi maganda naman. Ngayon,
Naalarma na ang Malacañang, okay? Ang pinaugaran na ahas. Especially doon sa, well, sa lahat na expose natin, but yung pinakamabigat, yung kasabwat si Lee Satanas sa extraction, illegal extraction o pandurukot, pang kidnap doon sa mga bata. So gumagawa sila ng paraan ngayon, gumagapang sila, kung paano na tayo lahat i-count, paano nila i-counter, paano nila patayin yung issue. At isa nga sa mga pinapatay nilang issue, mga palangga, yung pulburon at itong pagkasangkot ni Lee Satanas sa kidnapping, atakihin ang Duterte. Okay, atakihin ang Duterte at i-highlight ang pambubuli ng China. Yan ang ina-highlight nila kasi syempre, yan ang proyekto ni Marcos Jr. at Lee Satanas. Yan ang kanila, ang bas-bas sa kanila. Ngayon, side view ang vocal, sabi ni Evil. Okay? Sabi ni Rachel Dib, sa laki na yung sarili ng buto, di yan maglalabas sa attend ko na ng meeting with halatang tayo at local, sabi ni... Yeah, posible. Ngayon, so natataranta sila at talagang ayon sa ating puting nga sa Malacañang, gigil na gigil si Lee Satanas. You know, yan yung mga kasabot niyang mga smuggler, mga sindikato. Kaya talagang pinapahunting na nila ako dito sa Jamaica. Diba? Alam niyo na yan, December pa lang binukwelya ko na nag-hire sila ng mga hitman para ipa-tsorba ako maliban pa dun sa mga harassment cases nila sa akin. Ba't hindi tayo aatras? But you have to know that sobrang effective ng ating expose dito, talagang gigil na gigil si Lee Satanas dahil nakakaramdam siya na matatanggal na sila sa pwesto. Kaya naman, itong si Browner, itong si AFP Browner na ito, ay gumagawa ng mga peking intelligence report. Ano yung peking intelligence report nila, mga palangga? Na, I don't know kung inilabas na ba nila, pero kakarinig ko lang, kakas-inform na sa akin, na pinapalabas nila na may mag-gugurgur daw kay Marcos Jr. At sa lingid sa inyong kaalaman, if hindi pa nababalata, isabihin ko na sa inyo, na si Pangulong Duterte daw yung brain nitong pag-gugurgur. Bakit naman si Duterte, si Pangulong Duterte, former President Duterte, ang pagbibintangan ng mga hayop na ito? Ikaw Browner, kung di ka naman julupong, anong silbi ng intelligence mo kung hindi mo ma-pinpoint kung totoong mayroong gurgur plan kay Kuting? Hindi namin siya kailangan gurgurin. You know why? Boses lang ng taong bayan ay magugurgur siya peacefully. So kayong mga military na under kaya Browner, huwag kayo nagpapaniwala sa julul na yan. Okay? Gumagawa sila ng kwento, mga palangga, at idinidiin si Pangulong Duterte kasi nga, yung opposition na kami, ako, si Pangulong Duterte, Glenn Chong, Vic Rodriguez, lahat ng mga nandoon sa Maisog, kasi wala na yung opposition ng mga Dilawan kasi nga kakampi na nila. Inappoint na nga nila, di ba? So, hindi niya makita ang comments. So ngayon, mga kababayan, gumagawa sila ng kwento para lalo ngang idiin. Sabi sa atin ng ating puting ahas, kailangan malaman ng taong bayan, baka hindi pa alam ni PRRD at ng kanyang mga kaibigan, ayan po ang ginagawa nila ngayon. Gumagawa sila ng kwento dyan na si Pangulong Duterte ay may planong maggurgur. Ano naman, nakita naman si Pangulong Duterte, kaya pa bang yung manggurgur yan? Si Lisa kayang manggurgur. Si Lee Satanas lahat ang nanggigipit, mga kababayan. So, ngayon, tinatarget nila ngayon si Pangulong Duterte, kaya you have to be what? Kailangan niyong mag-speak up. Di kawawa naman, si Pangulong Duterte na ginawa niya nung kanyang panahon, gurgurin ang mga sindikato. When I say gurgurin, not literally, but gurgurin yung kanilang mga illegal business at pagbayarin yung mga tax evaders. Isang mura lang ni Pangulong Duterte dyan, binibigyan na ng 24 oras, 48 oras na taning para magbayad ng kanilang taxes, di ba? So ngayon, yun po ang galawan sa loob. Okay? Na gumagawa sila ng fake na intel report. Kasi galit na galit din sa akin itong si PDEA Chief Lazo. Okay? Na kung saan ipinakita ko sa inyo yung video
na siya ay nang haras ng bugbog, 'di ba? Ng dibdib at pinagtatanggal nga itong mga tao sa PIDEA na kung saan nagtatrabaho lamang katulad ni Attorney Delgado na director, 'di ba? Director 2 diyan sa PIDEA. So nung nagalit si Lazo, mga palangga, nung ating inexpose, I think that was 2 days ago, nagalit siya at nagpatawag siya ng command conference. O, kala mo Lazo, putang ina ka. Ala kang itlog eh. Kasi laki ng butik yung mga itlog niya. Pag pipitikin ko lang yan, basag yung mga yan eh. Tawag siya, mga palangga, ng command conference. At dapat daw, according sa ating duting jahas, ay maglabas ng press release. Okay? Maglabas ng press release at atakihin si Duterte, i-highlight si Puting Jr. sa kanyang mga achievements sa laban sa mga illegal na pulboron. You know, ibang klaseng pulboron, i-address natin pulboron. Shab-shab, you know, whatever. Ngayon, so nag-release sila na mga figures na kung saan mas maganda daw ang panahon ni Kuting in terms of labanan ang mga pulboronik. Basahin ko lang yung part na hinighlight niya dito. Okay? Ito, maluloka kayo, ha? Ang sabi ng Jutang Jenimes, alright, okay? Okay, sabi niya dito sa part na to, for a second, ano, kasi nga haba ng kanilang press release, sabi niya, although the said numbers, by the way, yung mga numbers na sinasabi niyang mga nahuli nila, eh, hindi naman huli ng PIDEA, huli ng NBI at ng PNP. So, inako ng ungas na ito. So, dito sa paragraph na ito, sinabi ng PIDEA sa utos ni Lazo, nakasabot ni Lisa Smugs, you know, kasabot yan na napalaya si Sayarot, you know that. Although the said numbers of anti-drug operations and arrest pale in comparison to the figures posted at the onset of the intense war on drugs under the former President Rodrigo Duterte. Okay? Sabi niya dito, from July 1, 2016 to December 31, 2017, a monumental decline at 95% in the number of drug personalities who died during anti-drug operations was observed. Sasagutin ko to. So sabi nila, so ipalabasin, okay, na bumaba o walang nategi, walang nagurgur sa panahon ni Kuting, kumbaga imagine nyo 95% ang decline. Anong ibig sabihin nun? Paano naman magkaroon ng inkwentro o ng gurguran? Paano naman manglaban itong mga manufacturer ng pulboron katulad ni Sayarot, eh kasabwat nga ng buwakan ng inang Kuting Jr. na ito? Paano magkaroon ng inkwentro, Lazo, tanga ina kayo? Ha? Paano manglaban itong sinasabi nyo, ha, na kinukumpara nyo during Duterte's time, administration? Ha? Paano magkaroon ng, paano hindi mag-decline, hindi nyo hinuhuli ang mga pulboronik na katulad ng boss ninyo? Walang legit operation, Jotang Jini na kayo. Paano magkaroon ng gurguran? Dahil ang mga manufacturer isinasama ng buwakan ng inang Marcos Jr., ni Tambaluslos, ni Lisa Panas sa kanilang mga state visit. Ipakita natin muli para hindi kayo magkalimutan o tayo magkalimutan, mga palangga. Okay, ayan. Paano magkaroon ng gurguran, tanginan nyo? Ah, dahil si Mark Anthony Sayarot na tunay-tunelada ang nasa kote ng gobyerno ni Marcos Jr., tangina ninyo, sinama pa sa New York yan, yan, nakita nyo, eh talagang walang di-decline talaga ang gurguran. Diba? Magde-decline palangga, walang magugurgur dahil kasabwat ang gobyernong ito. Paano magkaroon ng legit operation dahil yung operation na yan, at actually that was legit operation nung nahuli ang hinayupak na taong yan, pero anong ginawa ni Lisa Tanas, anong ginawa ni Marcos Kuting, nila Pambaluslos sa halip na ikulong at non-bailable yung taong yan,
pinalaya nyo at binigyan pa ng PSG. Utang ina. Pinagluloko nyo taranta, mga taong bayang, mga inayupa kayo. Natural. O alam ka naman manglaban. Alam ka naman lalaban si Sayer at sarap ng buhay niya. Kasama niya presidente. Paul Boroni, ano sila, session. O, libre pa ng taong bayan ang kanyang pamasahe, pagkain, lahat. May kickback, may kita pa sa kanyang illegal business. O, para naman, hindi siya talaga magde-decline. And para sa kalaman ng taong bayan, yung mga nanghuli, ulitin ko, pinalaya at what? Nirelieve at tinanggalan ng trabaho ng baka ng inang laso na to. Alam mo, ikaw kung matapang ka, ang inayupa ka, kahit na lalaki ka, kaya kung pitikin niyang itlog mo kasi laki ng tiki. Ha? Pikon na pikon ka kasi totoo. Yung nirelease natin video dito, na jutang genemis ka, na abusado ka, nananakit ka, dapat wala na kayo diyang mga lintik kayo. Tapos ngayon, dahil galit na galit kayo dito sa expose ko, ha? Tatitirahin niyo ang dating presidente. Oh. Ngayon, kukunik niyo ako doon. Huwag niyo ako kunitay, Pangulong Duterte, may kanya-kanya kami. Kahit naman noong panahon ni Pangulong Duterte, yung mga tiwali doon, you know, kinikritisize din natin, pero nanggipit ba ang Pangulong Duterte sa amin? Sa aming mga kritiko, sa aming mga vloggers, yung mga buhaka ng ina ninyo, imbes na mag-abala kayo para hulihin itong mga jutang genemis na mga sindikato, mga pulboronik, abala kayo sa paghulis, magtanim ng kaso sa amin. Kay General Macanas, lahat nagkakritisize sa inyo mga jutang genemis kayo. Ha? Abala kayo sa pagpapatahimik, pag-shutdown ng Facebook namin. Imbes na i-shutdown nyo itong mga illegal pulboronik na itong mga inayupa kayo, natural, talagang babagsak yan, magde-decline talaga. Yung sinasabi nyo compared to Pangulong Duterte, decline to 95% na wash casualties o yung mga nagbuwis buhay, walang magbubuwis ng buhay kasi sa halip, they're part of the syndicate government of the mafia. Gets nyo? Ulul ka? Laso? Tapos ano nangyari? Anong pinagmamalaki mo mga figures, hindi ko nababasahin? PNP, kayo dyan. May matino. Siyempre huwag yung alagad ni Anak Orda. Yung hayop na yan, dapat retired na yan. Bakit ba si Anak? By the way, bakit si Anak Orda nandiyan dyan pa rin? Bakit Anak Orda, puting hindi pa tapos ang negosyo nyo sa illegal na pulburon? Ah, kaya hindi mo pa mapalit-palitan yan si Anak Orda dahil kailangan muna tapusin nyo ang inyong mission accomplished, ang inyong mga pulburonic business. Natural. Wala talagang magbubuwis ng buhay ng mga sindikato. Kasi nga protektado ninyong mga giatay kamo. Oh, ano pa sabi niya dito? These substantial gains are a testament to the government's resoluteness to actively pursue high-level drug traffickers and organized criminals networks involved in the illegal drug trade, while at the same time turning a spotlight on the strict adherence to the rule of law and respect for life, dignity and rights of an individual. Julol, nirespeto mo ba ang buhay ng mga anak, kung may anak man si Attorney Delgado at yung mahigit 50 na PDEA workers, mga palangga? Okay. Mga PDEA employees na pinagtatanggal mo, anong pinagsasabi mo? Right, respect, what? Respect the right to life ng batas. Nirespeto mo ba ang batas? Jutang Jinanaka, Moro, Virgilio Lazo, nang dinibdiban mo dahil sa napakaliit na bagay na traffic dispute na ikaw ang mali, na umarang-harang ka dyan sa gate ng pedeyang ungas ka? Nirespeto mo ba ang batas na hindi ka dapat umarang-harang sa daanan dahil hindi porket ikaw ay pedeya chief? Hinayaan mo si Atty. Delgadong nakaharang doon sa gitna ng kalsada na pwedeng banggain o makabangga o whatever na nakaantala sa doon sa gitna dahil sa pagiging ungas mo, Laso, dahil sa kapsabot mo si Lisa at si Kuting sa pagpapalaya kay Sayarot, mga hinayupa kayo. Ngayon, ano sabi mo pa dito? Oh, respect the what? Life without losing the intensity and aggressiveness. Wow! Towards what? Yung mga drug personalities daw, dapat hindi ipakita. Oh.
Ano sabi niya? Para follow the right, the law, okay, and right to life without losing the intensity and aggressiveness of going after targeted drug personalities. Okay. Anong sinasabi mo? Ha? Anong pinagsasabi mo na dapat ang tawag dito, respeto yung kanilang karapatan dito, yung operation dapat balance lang, Putangina na, anong dinibdiban mo si Attorney Delgado na ngayon ay totally bumalik na sa private practice dahil sa kaululan mo? At yung pagtatanggal mo, pagtatapon mo sa mga trabahante, ang pagkakitil nyo indirectly, paggurgur nyo ng buhay ni Alvin Yaptangco dahil sa jutang genemis na inutusan niyong bumili ng bulaklak para sa patay at hindi niya binigyan ng pera, tapos dahil hindi nakabili ng bulaklak, tangina bulaklak lang, tinanggal mo. Itinapon mo, inilayo mo sa kanyang pamilya na nag-ugat ng kanyang pagka-depress at inatake sa puso at tuluyan ng naglaro dahil sa kadyayupan mo. Ah, wala kang betlog eh. Giatay kayo talaga nami, talaga kayo gorgorin na sa aming natuod lang. Ano mga sinasabi mo dito? Kung sirain mo ang dating Duterte, ang dating gobyerno, dating administrasyon, hitting the reset button, the national anti-drug campaign enjoying a long-awaited renaissance under the bagong Pilipinas brand of leadership. Bagong Polvoronic brand of leadership. Yan kayo. Kitang-kita ang ebidensya. Hindi ko alam kung ano pa ang ginagawa ng Commission on Human Rights. Lahat ng mga sangay ng government na pwedeng panagutin si Lasso sa kanyang pagdibdib, pagmaltrato, pag-abuso sa isang taong gobyerno din na katulad ni Delgado. At bakit hindi iniimbestigahan na right body ang pagpapatanggal o pagtanggal ni Lasso, ni Lisa, ni Kuting sa mga kawawang PDEA employees. Iputa ka mo? O, ano bang sinasabi mo dito? Lahat lahat ng nilalagay mo mga numero dito na sinulat nyo dito, na kinukumpara nyo ang Duterte's time at Kuting time, na kesyo na nga, bumaba, ganyan. Bumaba yung paghuli nyo ng even yung numbers. Okay, yung figures na mga hinuling mga polvoronic, bumaba. Kasi ayaw niyong hulihin. Ayaw niyong hulihin, mga inayupa kayo. Ngayon, itong katulad nitong Lasso, mga mati kang alpotero, kang lalaki ka. Ah, ito, mga kababayan. So, nung natatandaan ninyo na news ito, na may hinuli, okay, hinuli ang PDEA. Okay, good job. Kasi legit ito eh. Nagda-download lang. Legit operation. Okay? Ito. Legit operation ito mga palangga na hinuli naman ng in-fairness itong mga PDEA personnel na ito. O, noong February 21, 2023. Okay? 754.8 million shab-shab in 2x-bus operations in Pampanga. So, 754 million na nahuli ito. Combined law enforcement units led by the Philippine Drug Enforcement Agency seized a total of 111 chuchuchucho. Okay, I'm not gonna read this. Gusto ko lang sabihin sa inyo na, mga kababayan, itong operation na ito ay legit. Anong ginawa mo dito, Lasso? Na pag-alaman natin na, again, ang humuli ng mga matitinong mga agents at matitinong mga officers na nandoon, mga palangga, tinanggal din ni Lasso. Kasi bakit? Kasabwat mo ito? Ha? Kontrabando mo ba ito? Bakit mo tinanggal itong mga taong ito? Ang mga mismong taga-PDEA sa loob ang magkakapagpatunay nito na takot ngayon sa'yo kasi baka itapon mo sa hibok-hibok at paghiwalayin mo sila sa kanilang mga pamilya. Yan po ang nangyayari ngayon sa gobyerno kahit saan. Yung mga PDEA na matitino, okay, na nagtatrabaho, PDEA employees, na ginagawa, mga agents na humuhuli
sa mga illegal na pulboronic, gumagawa sila ng trabaho nila, then kapag nakahuli sila ng big time, anong ginagawa sa kanila? Tinatanggal sila. So mag-isip ka, bakit sila tatanggalin? Kumbaga achievement to, accomplishment ng isang ng PDEA sana na nakahuli sila ng pulboronic. Pero pag nakahuli sila, tinatanggal sila sa trabaho, pinofloating sila, mga kababayan. See, dahil ito ba ay utos ni Lee Satanas? Well, ang masasabi ko lang, mismo doon kay Sayarot, malinaw sa sikat ng araw na protektado nila ang mga pulboronic. Katulad ni Sayarot, kasi nga, based sa ating impormante, na dapat i-appoint ni Kutin yun sa Bureau of Customs. So, hindi na sa kote ng legitimate operation o raid nitong sa Sayarot na to. Kaya medyo nahiya si Kutin, kaya hindi niya na na-appoint si Sayarot. But sa halip, pinagpiansa nila. Instead of non-bailable, pinag-bail out. Okay? Nag-bail out ito, then protektado pa ng gobyerno. See that, mga palangga? Mga kababayan? So kaya ngayon, galit na galit si Lee Satanas, ha? Galit na galit ito mga hinayupak na to para targetin ako, para tigihin ako dito sa Amerika. Sabi ko nga sa inyo, mga hinayupak kayo, kahit magsama-sama kayong lahat, tangina ninyo, hindi kami susuko, ay hindi kami magpapatinag sa inyo. Dahil masasamang damo kayo. Kung ito nga si Hubert Guevara, wala naman kaming ginawa, biglang bumagsak at siningil na siya ng ni Kamawal, wala pa, palapit na, sinisingil na siya ng kanyang mga kasalanan. Yun yung sinasabi ko sa inyo, mga palangga. So, kaya tayo dakdak ng dakdak dito, dahil kailangan nating magdakdak para malaman ninyo. At dahil masakit ang katotohanan, at nalalaman na ninyo kung ano ang klaseng administrasyon na ito, di ba? Kaya tinatarget nila ako para maampat, para hindi sila maalis sa pwesto. Ninyo, taong bayan po ang mag-aalis sa pwesto sa putang inang Marcos Jr. na to na mukhang pasa-pasa. I mean, yung picture niya ngayon, yung bago nilang lilabas dyan sa Malacanang, mukhang mukhang maga-maga yung anik-anik niya. Ewan ko, na-make-upan siguro. Pero si Lee Satanas ay naka-side view. Imagine mo, isang linggo mahigit kung sila ay may flu call or whatever, kung ano man. Wish na gugugan nga. So imagine mo, dapat diba si Vice President ang nagti-take over supposedly. Kasi kung may sakit ka, kasama yan sa batas, diba, na kapag ang presidente is hindi makapansyon dahil bangag at may flu call, the Vice President should take over. Diba? Officer in charge siya, temporarily. Pero kaya nga, itong mga hayop na ito, drama-drama lang. Kunyari may flu, yung pala flu call, yung pala nagbugbuga ng mga jutang ginemes. Diba? So yun, mga kababayan. Yun ang mga eksena nila. And also, okay. Oh, ngayong Semana Santa, diba? Ano nangyari ngayon? Semana Santa na ngayon. Ano ngayon dyan? Wednesday na? Oh, ano na eksena ngayon? Talagang ayaw nilang paawat. Ayaw nilang paawat dahil March, ano nakita ka ron? Oh, 26 na. Gra sa inyo, 20, oh, yeah, 26. May tumama na naman ng dalawang bettors na 9 million doon sa mega loto na yon. Ngayon, mga palangga, ilan ba na panalunan nila? Okay. Wagi daw ang dalawang mananaya na maghati sa jackpot price na halos 9 million sa mega loto. So, ayan, 8.9 million each. Okay? So, ngayon, mga kababayan, sabi nga ng mga comment, nila palangga dyan, nakikita ko si Pebbles, ito ay Holy Week bonus. Diba? Non-stop ang pagpapanalo sa loto, pero walang ginagawa ang Kongreso at Senado dahil wala rin ginagawa si Kuting, ayaw panagutin si Robles, ayaw ng thorough investigation, wala na pong magaganap na legit investigation sa ating bansa. Habang si Marcos Jr. at si Lee Satanas ang kasabwat ni Mel Robles. Habang sila ay magkakasabwat, wala kayong aasahang pagbangon sa Pilipinas. Ang asahan ninyo, paglubog, patuloy na paglubog, panggigipit sa mga abogado katulad ni Delgado, panggigipit sa mga vloggers like me,
Pero huwag kayong mag-alala. And thank you sa lahat ng dasal ninyo. Gusto akong patahimikin ang mga buwaka ng inang ito. Dahil sa ingay ng ngangabels ko, sa kakanan-stock, walang sawa na ipabatid sa inyo ang kabudula na ginagawa sa ating lahat. Kaya buhay ko ang kukunin nila. At magiging palos ako ang kinakailangan sa mga hayop na to at hindi natin kailangan magwagi. At may mga tinatrabaho sila ngayon. Doon sa mga expose ko, may tinatrabaho sila mga palangga. Gusto nilang patahimikin. Remember, yung nanay, okay? Yung distressed mother, yung ina pinili sa Satanas dahil pinadukot niya yung mga anak. Akala mo, Lisa Satanas, ha? Hindi ko alam ginagawa mo, ha? Ha? Pinatatrabaho niya. Ikaw, nanay, kung naririnig mo po ako, okay? I hope makausap kita, no? Makilala kita at sana maglakas ka ng loob na magsalita dito. Sa lahat, sabihin mo ang katotohanan, pinatatrabaho ka na ni Lisa Satanas. Kaya mag-ingat ka dahil gagamit siya ng malaanghel na mga kunyari, mga abu-abugado na tutulong sa iyo from the Philippines, even from kung saan ka ngayon. You have to be careful. Nakarating ba sa akin, mainit-init pa, na naaalarma si Lisa Satanas dahil sa in-expose natin dito ang ginawa sa iyong pagkikidnap ng dalawa mong anak pag-extra. Kaya beware, mag-ingat po kayo, mag-ingat ka palangga na huwag magtiwala sa mga inuutusan ni Lisang pinapagapang ka. Kahit nasaan na dyan ka man sa Europa, kung si Lisa kayang magbayad ng hitman dito, kaya rin niya magbayad ng hitman dyan sa Europa. Dahil dyan nila dinadala pera eh. Dyan nila hinahakot ang kaba ng bayan, yung panalo sa loto. Kaya maya-maya nagtatravel yung mga buwaka ng inang yan. Nandyan, kaya mag-ingat ka, madam. Dahil nakarating sa akin, mga kababayan, na hindi titigil si Lisa hanggat hindi kami na kukuha nitong nanay at ako dahil mabigat ang ang expose natin dito sa boses ni Lisa Satanas na siya ay kasangkot dito sa extraction na ito. Yun, mga palangga. Yan ang katotohanan. Kaya kung nakakilala nyo itong mother niya ito, you have to, nyo siya? I hope mapanood niya ito. Kailangan nyo siyang warningan. Okay? Kasi mga nagme-message sa akin, hindi ko naman talaga nakausap na personal, but randomly, at since legit yung kanilang mga documents na sinaforward sa akin, maybe these people, mga friends niya, or maybe taga-loob mismo ng DFA, or maybe from the DOJ, you don't know. Concern lang sila, mga palangga, na yung ulo namin ngayon, dalawang babae. Okay, dalawang babae kami, ako, kasi very powerful. Yung nilabas natin na audio video na si Lisa Satanas ay kasabwat dito sa extraction, illegal extraction or panggigidnap ng mga bata. So, yun. Dire-diretso ang garapal ng loto, sabi ni Minda Diaz, yes! So, nakita niyo naman, dire-diretso, walang pakialam si Kuting sa mga mayat-maya na nanalo sa loto, pero kay Arnie Teves, hands-on siya. When I say hands-on, talagang updated siya 24/7, kahit siya ay mayroong flu call, kahit sila ay may flu call na dalawa ni Lisa Satanas, ay updated sila sa ginagawa ng NBI doon sa East Timor, ay sa Timor-Leste, para sa mugshot ni Teves. So, pero sa pagnanakaw at sa pulburonic, lahat dyan, dead na sila. Pero si Teves ay updated, si Kuting at si Lisa na gusto nilang ipauwi sa Pilipinas illegally.